Ayan mga bro, welcome back sa ating YouTube channel. So, yung gagawin natin ngayon ay debunk LED TV. Yung trouble niya mga bro, kitang-kita nyo na sa umpisa, maganda yung display niya, normal. Ba, wala kang makikitang problema. Pero katagalan, mga ilang minuto lang mga bro, bigla siyang didilim, magpuputla yung ating ano, display. So, ngayon meron tayong may nakalagay yung ano natin, yung afford the box. Kitang-kita nyo yung display, napakalinaw, di ba? Maganda. Wala kang makikitang problema. Pero mga ilang minuto lang, mamaya ipapakita ko. Didilim siya. So, yung trouble na yun, mga bro, pwedeng backlight driver, pwedeng mismong backlight, o pwede rin na yung capacitor sa supply ng backlight, yung sa 24 volts niya. Pwede rin yung sa secondary niya, yung sa mismong supply na, yung capacitor na 100 volts niyan. So, hintayin natin na lumabas yung kanyang trouble. Tapos, ituturo ko kung paano yung simple lang naman eh, para ma-isolate natin yung trouble kung alin ba yung sira. Kung yun bang backlight, backlight driver, o supply, di ba? So, pagka lumabas yung trouble niya, buksan natin kaagad. Yan, makikita nyo yung display niya. Normal na normal pa. So, ayan mga bro. Bali, lumabas na yung trouble niya, di ba? Mas nakikita nyo ako kesa sa display. Ayan. Pero maninag mo yung display. Di ba? Para tandaan na may konti pa siyang liwanag. Kasi kung wala lang liwanag yan, hanggat di mo siya tutukan ng plastic, di mo makikita yung display. Pero yan, nakikita pa natin. Pero mas malinaw nyo ako nakikita. So, habang pinapandar ko na yun, binuksan ko na siya. Kaya, matetest natin yung supply niya. Yung supply niya sa backlight. So, yun mga bro, makikita niya meron pa siyang konting liwanag nga. Yan, oh. Diba? Tapos, test natin yung supply ng kanyang backlight. Ayan, mahina na yung battery ng ating tester. ...29.7 na lang yung supply ng kanyang backlight. So, bumaba. So, pwedeng backlight driver ang sira o kaya yung mismong supply natin. Pero mga bro, para masigurado nyo na bago nyo buksan, para masigurado nyo na ang sira talaga ay yung backlight driver o backlight o mismong supply. So, unahin natin na i-test yung backlight niya. Gagamit tayo ng external na ano, backlight. Kumbaga, dummy load, ganun. Tanggal natin yung backlight niya, yan, naka-power on pa yan. Tapos, maglagay tayo ng backlight sa labas. Tapos, i-power on natin ulit. Tsaka, i-power off natin, tapos i-power on. Yung ilalagay yung backlight sa labas, dapat yung halos kapareho ng voltage niya. O kaya, mas malapit. Yung kasing ginamit ko na to, ano to eh, yung backlight ng Ace na 6 volts 32 inches, ayun o, may liwanag siya, diba? Tapos hintayin natin ng at least up to 30 minutes siguro. Pag hindi nag-off yung ating backlight na to na nilagay natin sa labas, ibig sabihin yung sira natin backlight, kahit na kitang kita natin na yung display napakaliwanag kanina, possible pa rin na backlight talaga yung sira. Yun lang mga bro, bali obserbahan ko muna kung mamamatay ba yung ilaw o hindi. O puputla siya. Mga 30 minutes siguro, pero i-skip ko na mga bro. So ayan mga bro, bali umabot na siya ng mga 10 minutes pero hindi pa rin nagbago yung liwanag ng ating nilagay na backlight sa labas. So walang kaduda-duda, yung sira nito, backlight, kahit na yung display kanina, nakita natin na maganda naman siya. Maganda yung liwanag ng backlight niya.
So siguro kapag ka uminit na siya, doon siya doon na sinusumpong yung ibang backlight na mag na mahina na, na kusa silang namamatay. Kaya yung voltage natin nagda-drop. So kung minsan iisipin mo yung sira natin yung supply kasi bumaba, di ba? Pero nung nilagay natin ng backlight sa labas, tinanggal natin yung original ng backlight na nasa loob. Hindi naman nag-off. Bali mas mataas pa nga yung supply nito kaysa dun sa original na backlight nito kasi ito tig 6 volts eh. Abot siya ng 72 volts. Itong mga Devant na ito mga nasa 18 pieces yung ano yata. Ilang beses na lang ako nakabukas nito eh. Ayun oh, umabot pa nga ng 77 volts. Ayun, 78 volts, di ba? Pero kaya niyang pailawin. Basta mas malapit dun sa dati niyang supply. Ang supply kanina na-read ko dito, nasa 60 lang yata. Nasa 64 volts ganun. So yun lang mga bro, bali buksan na natin yung TV natin na sigurado tayo na backlight lang talaga yung kanyang sira. Yung naging problema, kaya nagiging dim yung ating display. So yan mga bro, nabuksan ko na. Bali 18 pieces pala yung kanyang backlight. Bali yung backlight do, tig 3 volts lang, pwede tayong gumamit ng analog tester times 1. Matitest natin 1 by 1 yung kanyang ilaw. Unahin ko dito. Yun, di ba? Ilaw. Ilaw. Yun, meron pong ding isa. Diba? Ayaw umilaw. Dito. So, bali ang ginagawa ko dyan mga bro, pagka may pundi, kahit isa lang, pinapalitan ko na lahat para sigurado na wala tayong backjab. Hindi. Eh, medyo maputla na rin yung kulay ng isa na to yata. Oh. Ayun o. Oh. Papasira na rin to kaya ganyan. Kumpara nyo sa isa. Oh. Yan, maputla na rin. So, mas maganda talaga mga bro. Ipalitan na natin lahat mga bro. So, bali gagawin ko nyan. Bibili na lang ako ng factory cut sa may bilihan dito. So, samahan niya akong bumili. Bali, 18 pieces. Bibili ako sa may malapit sa palengke dito sa amin sa Angeles City. Meron naman nabibiling factory cut. So, tara mga bro. Tapos, papalitan ko lahat.
So ayan mga bro, ito yung nabili ko nga pala sa may ProStar, yung pinuntahan ko kanina. Halika, ganito yung itsura niya. Ayan. Pag factory cut, mas maganda yung ganito mga bro, yung buo. Meron kasi na nabibili yung factory cut na pinutol-putol lang nila. Bali mga second hand lang yun, di katulad dito, brand new talaga. So may kasama na siya ring pandikit. Yan, yung kulay na nakikita nyo na to. Pandikit yan mga bro, speaker siya. So madikit ito pagka nailatag na natin dito. Mas maganda gumamit tayo ng brand new at palitan lahat kesa sa papalitan lang natin yung napundi. O papalitan natin ng second hand. Kung gagamit kayo ng second hand, okay rin naman. Yung basta yung slight use lang siya, tapos yung backlight settings, i-adjust natin. So ilalatag ko lang ito mga bro. So ayan mga bro, nailatag ko na yung factory cut na nabili nating backlight. Bali, wiringan ko na lang yan, tapos pwede na ito mga bro. Bali, mabilis naman mag-wiring mga bro. Kung kabisado nyo na yung circuit, eh madali na lang talaga. Bali, ito ano lang to, series naman lahat to eh. So wiringan ko na mga bro. Ganto. So ayan mga bro, na-wiringan ko na. Nakikita ko yung wiring. Series naman lahat yan eh, kaya hindi naman siya mahirap. So pwede ko na siyang isara mga bro. Bali, testing muna pala natin kung iilaw lahat. Yan na, sinaksak ko na siya. Masakit lang, masakit ko sa mata kaya hindi ko siya titignan ng diretso. Yan o, sobrang liwanag. Wala, yung mga nabibiling factory cut, sobrang liwanag nila. So pwede na natin isara. So ititest ko muna kung may babakas yan na ilaw. So yun, malinis naman siya. Pwede na siyang i-fix sa pagsara. So pag magsasara tayo ng panel, kailangan dapat walang, hindi nakaangat ha. Hindi nakapatong, dahil pag nakaangat yan, pag sara, goodbye panel. Oh no! Ano ba, bali yung baklay niya, tatlong strip, 18 pieces na LED bulb. So matapos natin palitan yung kanyang backlight, yung picture niya sobrang tingkad. Para tumagal yung ginawa natin, babaan natin yung kanyang backlight settings. Papasukin natin yung kanyang service mode. Menu 1147. Yan, pag napasok nyo na, sa general settings, ano, sa general settings, try natin sa picture. Ayun, naka number 10 siya. So baliktad yung settings niya, no? Yung 0 siya yung ano, yung full brightness, yung full ano niya settings 0, tapos yung 100 yan naman yung minimum niya. Yan, bali gagawin natin siyang siguro 50%. Yan, 50%. Pagka ganyan kasi bro, tested na yan na yung strip natin, hindi talaga siya ano, basta iinit. Hindi katulad pagka nakatodo siya, pumatas yung settings niya, malakas siya uminit. Pagka isang oras nang naka-under mga bro, nakakapaso na yung mga strip. So yan, bali naka-50 siya, hindi siya agad iinit. Tatagal na yung ating ginawa.
masasatisfy yung ating customer. So yun lang mga bro, maraming salamat sa inyong panonood. Bali, nakalimutan ko po salamatan si ano dun sa last vlog ko, si Sir Giovanni B. Yan, sir, pasensya na, hindi kita na-mention nung nakaraan. Maraming salamat din sa iyo, sir. Kaya minsan na ano niya rin ako, nasa shoutout niya rin ako dun sa kanyang mga vlog. Maraming salamat sa iyo, sir.